Okay. Sa ngayon ay meron pa pong discussions at the cabinet level kung bibigyan pa rin ba ng options ang mga schools with regard to kung anong klaseng distance learning or mag-i-implement ba sila ng blended learning. So meron kaming report na ginagawa ngayon para sa Pangulong Marcos at makapag-desisyon siya kung ano po yung ways forward natin with regard to the options na binibigay natin sa ating mga eskwelahan. Ang sa K-12 program review, nagawa na po ng administration ni Secretary Briones ang reviews ng grades 1 to 10. Ngayon po, pagpasok ko, sinimulan po natin ang review ng grades 11 to 12. So ang pinipresenta po natin simula nung timeline ng August until December is the presentation of the results of the review ng grades 1 to 10. Simultaneous yun ng pagsisimula ng review ng grades 11 to 12. Ma'am, bukod po sa Intel pa ng DepEd, may mga nagtatanong po bakit po mas malaki po na kaunti yung hinihingi ko na Intel pa ng DepEd compared to NICA? Ah, okay. So, wala pong Intel funds ang Department of Education. Meron po kaming ni-request na confidential funds, which is based on the Memorandum Circular 2015-01. And lahat po ng tanong ng ating mga honorable members of Congress ay nasagot na po natin during the budget hearing. Opo, ma'am. Sabi niyo po nung sa APRA, equal distribution no, ng resources and budget para po sa mga nangangailangan. So far, meron pa po ba kayong mga na-identify na areas na bukod sa APRA na kailangan po ng facilities sa classroom po? Yes, sir. Opo. Napakarami po sa ating listahan na hindi lang sa mga mandated sa amin sa ngayon no, because of the devolution, yung 4th to 5th class cities and municipalities, but even sa 5th to 6th class cities and municipalities, but even sa 1st to 4th class cities and municipalities, meron din pong marami pang nangangailangan. And even by my experience, as City Mayor of Davao City, which is a highly urbanized city, meron din po kaming pangangailangan doon kahit napakalaki po ng budget ng Davao City and malaki din po ang special education fund namin. Nandoon pa rin po yung ating mga last mile schools and yung mga geographically isolated and disadvantaged areas na nangangailangan din ng school infrastructure. So yes, in terms of access, malaki po yung hinahabol natin sa ating mga school infrastructure. Kina? Oh, okay. Ito po ay base po sa materials na pin-repair ng ating Embassy of Qatar. And base po sa kanila, appropriate po yung bag para sa mga small children. Ma'am, pwede po kong magtanong. Ito po sa pagpatay po sa isang journalist, Mr. Persila. May mga concern po na baka magkaroon po daw ng chilling effect po sa media yung pangyayari. Ah, okay. No comment. Okay. Wala na? Okay.